Muli magandang araw mga ka-hashtag. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Hashtag Blessing. No, kanina bago po tayo mag-break ay napag-usapan natin yung isang attitude ng mga kabataan ngayon na madalas parang ang bibilis nilang mag-judge. Mm-hmm. No, kung ano-ano yung mga nakikita, no, base sa mga nakikita at nararanasan po nila. Pero may mga pagkakataon din na in the end, parang mali pala yung pagkaka-judge. Mm-hmm. Halimbawa, kanina di ba sabi, ay ginudge siya na ay ito ay salbahe ito o mas maugali nito, but eventually in the end ay napatunayan na ay mabait pala, madaling pakisamahan, ano. Siguro pakinggan natin yung karanasan niya, no, no, ni tingnan natin si ano, Faye, oh, Faye. No, si Faye, no, kung ano yung naranasan baka niya na judge siya. Ngayon ganun pa rin yung judgment nila. Ayun nga po, sabi ko po kanina, usually po first impression ko sa akin mataray suplada, so pag sinabi niyo pong mataray suplada, parang nare pag schoolworks, ganun, mahirap pakisamahan. Pero habang nag-aano po yung araw, minipas yung araw, napapansin po nila na hindi naman po pala. Tapos kala po nila madamot kasi nga po mukhang mataray, ganun. Pero at the end, nakakatulong pa rin po sa mga schoolworks. Ayun. Oh, ikaw naman, Miggy. Ano po, so nung umpisa po, kala po nila tahimik lang ako, tamad, ayaw kumilos. Pero in the end naman po, nakita naman po nila na ano, tumutulong naman po ako kung ano ibigay task sa akin gagawin ko. Tapos may point na minsan sobrang ingay ko. Edo. Tapos ganun po. Minsan nagsisiya din po sa'yo na ginudge po nila. Ayun. Eh, kumusta naman generally yung mga circle of friends nyo? Ano yung mga, ano? Ano yung mga gusto ninyo ng mga qualities sa mga choice of friends? Di boring. Di kayo magiging awkward for like a second. Tapos madaling pakisamahan, tapos mga ano, nasasabayin yung mga trip. Mm-hmm. Maasahan po. Usually po sa room namin, sir, pero mag-classmate po kami. Sa section po namin, meron pong particular na circle of friends, pero lahat po kami united po. Ayun, kunyari, pag may schoolworks, kailangan ng gato, kailangan ganyan, lahat po nagpa-participate. Mm-hmm. Daniel, sa klase mo. Well, sa amin sa seminary before. No? Seminary na kagad yun. Seminary dati no, sa amin. Yung unang pasok college ko doon. College ka ba noon? College. Or high school seminary? College. No? Ah, college. Okay. So, talagang unang pasok ko doon ay ang tawag na sa akin is Kapitan Basa. Dahil parang ang tingin sa akin ay nerd or gano'n. No? But eventually, ay na-discover nila na cool pa lang kasama ito. Mm. So, gano'n. Hanggang inelect nila ako bilang presidente ng community. So naging maganda yung ano yung ugnayan ng community, tsaka ako rin nakapasok ako sa community, and then yung mga ugali ay natanggap namin yung isa't isa. Yung sa akin naman, mukhang hindi naman talaga matatanggal sa high school na hindi mo naman pwedeng mapakisamahan lahat ng mga klase mo, di ba? Okay. Pero meron mga ano na parang pare-pareho naman kayo ng qualities, di ba? Masayahin, masipag mag-aral, no? Eventually. Tapos yung tama ka, yung buong pagdating sa ano, yung buong klase united naman talaga. Kaya everything turns out well, no? All's well that ends well. Ngayon ang pinaka-challenge siguro sa atin ngayon, paano ba natin ipapakita si Christ sa ating mga kapwa kabataan? Kasi yun yung parang nakikita namin ng mga problema namin eh. Diba? Yun yung reason kung ba't hindi rin sila sumasali. Pero kayo, sumali kayo. No? Paano kayo napapasok sa mundo ng simbahan, for example? Yan. Parang sa akin po, parang ginawa po namin last Christmas party. Punta kami sa isang orphanage para po, syempre, bigay po yung tulong sa mga bata doon. Tinutulungan po namin, nag-help kami ng activities. Tapos after nun, nag-talk po, may prayer. Parang sa small na tulong po na yun, napahayag namin po yung si Christ. Parang hindi small yun, ano? Parang hindi small yun, nagpunta sa orphanage. Kami rin yung mata kami. First time nakapunta kami sa hospital to visit the sick. Ano nga sa akin, share mo nga, ano yung nararamdaman mo yung time na yun, nagpunta kayo sa orphanage? Ang saya po kasi nakita po namin masaya sila, masyalo po nung naglalaho po kami. Parang yung smiles po nila, parang yun po yung nagbibigay ng ano, katuwaan po sa akin, ng tumulong talaga sa mga ibang tao. Parang sila din po yung nag-inspire sa akin na ano. Kasi parang tumulong po, may isang may kailangan, tutulungan ko na lang din po. Kahit wala pong kapalit, kasi di naman po di kailangan ng kapalit. And were you able to see Jesus doon sa nangyayari yun? So how?
paano mo nakita si Jesus doon sa isang face halimbawa ng orphan? Po, kasi nakita ko po siya pang na-brighten up po yung day ko po noon. Kasi lahat ng mga stress ko, problems ko, nakalimutan ko po nung araw po na yun. Grabe. Okay. So, para po sa akin, yung paggawa po ng mga small things, kaya ang small things ko, pagpapakita ng magagandang asal, yung, kunwari, sa parish po, pag magagawa ka ng activity, kailangan pakita mo yung magandang asal. Kasi maraming kabataan ngayon na iniisip nila, pag sumali ka ng organization sa parish, boring, ganito, ganyan. Pero kailangan ipakita mo na masaya, ganito. But na makikita mo dun si Christ and mararamdaman mo na si Christ lagi nasa tabi mo para tulungan ka, para i-gain. And how happy are you? Sobra po. You're out of 100. 101. Wow. Wow. Talaga, no? Lagpas pa. Oo. And I suppose, maganda siguro ang boses mo ngayon, Pengyo. Sample naman. Hindi. Alto or ano, no? Or... Hindi ko po alam eh. Pero... Sige po. Pero, thankful ka naman sa, ano, kay Nida, Teriana, yung mga nagdala sa'yo kay Christ. Kay Tito Nida po, ano po, doon ko po, kasi po, di ba stricto po siya sa parish. So, natuto po ako mag-discipline. Pa-discipline yung sarili ko. So it's nice na ano na naalala ko si Saint Teresa of the Child Jesus, na she saw Jesus in the small things that she did here on earth. Pwede pala natin makita si Jesus ngayon. So tayo magbabalik sa ating palatuntunan. #blessings.